What's up po mga kaibigan? Nagluluto tayo ngayon ng special Bombay Biryani. Yung nakalagay eh. Pero usually pinatawag lang nila yung biryani chicken. Biryani chicken po yung lulutuin natin ngayon. Medyo namiski po yung kumain ng biryani kasi sa hindi po nakakalam, before po nagtrabaho ko sa isang Indian restaurant dito as a dishwasher. Kaya ngayon natikman ko yun, tsaka medyo nagustuhan ko yung lasa. Kaya ngayon papakita ko sa inyo kung paano lutuin. Medyo mahirap siya pag mga wala kang ganito kasi hindi naman natin alam lutuin to. Sa mga kaibigan nating Pinoy na nakamiss magluto ng biryani chicken sa mga pumunta ng Middle East, usually ito yung luto nila. Kaya mga kaibigan natin, para sa inyo to, yung biryani. Yan. Siyempre po, yung unang-unang gawin natin is mga ingredients na gagamitin natin para sa pagluluto. Kailangan natin ng basmati rice. Yun po yung ginagamit nila. Yung basmati rice po is usually mahaba siya compare sa normal na kanin. Tsaka medyo dry ng konti yung basmati. Sa atin, tawag sa amin to sa probinsya, arsitin siguro na mahaba. Tsaka kailangan natin ng garlic. Ginger. Tsaka maraming sibuyas. Mas masarap pag maraming sibuyas. Patatas, saka tirang binili ko na roasted chicken. Sa Walmart. Yan yung ginagamitin natin ngayon. Siyempre, mantika. Tomato sauce. Tsaka yung mixture nito. Itong biryani. Ito na po yun. Tsaka yung kailangan din natin ng yogurt. Ito mahirap medyo hanapin sa Pinas, pero dito meron dito. Alam ko sa mga mall, alam ko meron din yan. Yan. Tsaka syempre, magsistart na tayo magluluto ng Bombay. Special Bombay Biryani by Shan. Sa pagka hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe po sa ating YouTube channel, Makilash TV. Maraming salamat po. And magsistart na tayo magluto. Hindi ko pa po nasabi, may instructions naman po dito sa likod kung paano lutuin. Ito po ay nabili ko sa Walmart. Yan. Yung mixture na to. At saka natikman ko na rin po to. Yung lasa po nito ay lasang lasa ng luto ng mga restaurant, ng mga Indian restaurant dito. Kaya for sure po yan. Huwag kayong mag-alala. Ganun po yung lasa. Masarap. Hindi ko po nabanggit doon. Kailangan ng mince dapat or paste. Ginger paste or garlic paste, pero dahil wala akong ganon, tinatad ko lang ng sa tingin kong pino na, pero okay na rin yan. Yan. Ang kakalabasan po nito parang sinangag na kanin na may mga ganito lang, halo. Okay po, magsastart na tayo. Unang muna po, maglalagay tayo ng mantika. Hindi po ako expert magluto nito, pero lahat po na sa instructions naman, kaya susundin na lang natin kung anong nakalagay. Yan, gigisa na natin yung garlic, onion, tsaka ginger. Tapos po, ihalo na natin yung lahat.
sibuyas, sibuyas, patatas, tomato sauce, yung mixture natin na hinaluan ng tubig na 1 1/2 cup na tubig. Yung mixture pa nito is parang halo ng mga spices, saka mayroong nakita ko mayroong papasim, yung medyo masim, sampalok. Yung amoy po nito medyo may pagka curry. Alam naman natin yung mga kaibigan natin Indiano, mahilig sa ganon. Pero masarap po ito. Tapos, salin natin yung chicken. Hindi po natin kailangan pakuluan ng maigi yung manok kasi galing po itong lechon, kaya roasted, kaya malambot na to. Tapos yung yogurt, 1 cup. Plain yogurt lang po yung gamit natin. Pag hilaw pa po na chicken yung gamitin nyo, pwede kayong magdagdag ng tubig para lumambot. Pero sa aking kasi luto na yung manok na ginamit ko, kaya dagdagan ko lang ng konti. Konting tubig. Konti lang yun. Kasi malambot na rin naman yung manok ko. Tapos antayin lang natin maluto yung patatas ng konti. Kumulo na po, mga after siguro 3 minutes. Okay na yung patatas natin kasi maliliit lang naman yung hiwa nun. Madali lang din naman maluto. Tapos, nakalagay po dyan is dapat half cook lang daw. You're almost cook yung kanin na sinaing para pag ilagay dito, medyo naluluto pa siya, pero niluto ko na siya kasi luto na rin naman yung manok ko, kaya hindi naman natin kailangan ng hap-hap. Sa part na to, pwede na natin ilagay yung kanin. Ito na po, antayin na lang natin na medyo mag-dry tsaka ma-absorb ng kanin yung gravy o yung pinaka-sauce nito. Kung sa medyo mag-dry na ng konti, pwede na natin i-serve. Ayan po yung tsura ng ating chicken biryani. Ayan po, ito na po ating chicken biryani. Tatakan na ako.
Ayan po, at kailangan nating sentensyahan ang ating luto. Nagbubutom na. Kailangan nating sentensyahan yung chicken biryani. Medyo may pagkamanghang siyang konti kaya hindi na ako nag-aya sa mga bata. Ayaw nila po eh. Unang kagat po para sa inyo. Pero salamat po sa hindi pa na-subscribe sa channel namin or sa channel natin. Sa pagkara, sa barakaray, sarakap, whatever. Makilash TV po, please click na lang po yung link sa notification bell para ma-update po kayo sa mga nangyayari. Maraming salamat po at ang unang kagat ay para sa unang mag-like. Lasa po niya parang merong halong tawag nito? Curry something merong ang paasim na sampal, yun po yung lasa niya, medyo creamy ng konti. Wala lang, ako lang kakain dito kasi medyo may pagkamaangang siya ng konti. Sa'yo yung amoy niya, medyo hindi nila gusto. Nakapagtrabaho ko sa Spice Hut restaurant. Kaya alam ko yung amoy, saka yung lasa, natikman ko na rin. Para sa mga barako. Yep. Kung nakaibigan natin na na-miss, tingnan nyo na po or panoorin nyo yung video. Bumili kayo ng pack doon. Sundin nyo na lang yung instructions. Paano lutuin. At least parang dinala na kayo sa Middle East. Ito po yung buto ng palok. Hanggang mamaya na to hanggang or abutin pa ng bukas. So yung kakain. Ang salamat po hanggang sa muli. Stay safe po sa inyong lahat. And magandang araw po sa inyo. Thank you.